So before going out to the provisions provided in the PSME law, gusto kong malaman na nyo o maitanong sa inyo yung tinatawag na ano ba ang alam nyo o background nyo sa instrumentation. Di ba meron kayong instrumentation? Meron tong subject eh. Di ba tinuturo ko to ngayon kasi may mga nag-request instrumentation and control engineering. Ngayon, depende yun sa teacher. Kung ang bibigay niya bang emphasis sa instrumentation o control. Kasi yung control engineering, katulad ng sino ba yung estudyante ko kanina? Hindi ko alam kung estudyante ako dito. No? Yung control engineering is another aspect no? ng engineering. Control, puro siya mathematics at puro siya theory. No? Instrumentation is more on the actual. Ibig sabihin, mapifeel mo, mahawakan mo kasi instruments. Pero yung mga principle ng control engineering, yun ang ginagamit sa instruments, no? Control engineering is more mathematical, no? Modeling, transfer function, tapos yung mga system modeling, yung mga root locus, the time and frequency response. Mahirap, no? Kasi it's more on mathematics tsaka calculus, no? Ngayon yung mga principles sa control engineering, yun naman ang ginagamit sa instrumentation. Paano magde-design, paano ilalagay, anong mga pag-assess or evaluate sa mga output, ganun yun, no? So we cannot overemphasize the importance of instrumentation. Lahat yan ginagamitan ng instrumentation, no? Halimbawa, yung gauge, no? Yung panukat ng pressure, instrument yan, di ba, sa compressor. Yung caliper, instrument yan. So lahat ng ginagamit mo sa paggawa, sa pag-research, ginagamit ng isang tao, instrument yon o parang tools, no? Instrumentation. But this time, there is a much more touch or element of engineering, no? So ngayon, dahil PSME ito, makikita mo siya yung mga provision sa PSME. So what I'm gonna do is, i-browse ko to, pero what is more important to me is yung principle. Kasi ano naman pakialam ng mechanical sa instro, sa mga batas-batas, eh, ginaya lang to, no? For sure, ginaya lang to sa, ano, American Society of Instrumentation, and so on and so forth, no? Anyway, itong makikita nyo to ay galing mismo sa PSME law. Paki-download kung madadownload, or maghahanap ako, or tanungin si Carl Liwanag, kaibigan nyo, for sure yun, no? So ngayon, ang sabi dito, ano bang purpose ng standard nito na makikita sa PSME? The purpose of this standard is to establish a uniform means, no? O paraan of designating instruments and instrumentation systems used for the measurement and control. Ibig sabihin, yung mga nakasaad rito ay kailangan talaga sa instrumentation and control. At kailangan ano yung dapat nating malaman, ano yung dapat gawin, paano gagamitin yung mga instrument and so on, no? So ano pong sinasabi rito? Ang sinasabi lang dito ay the procedural needs of various users are different, no? Iba-iba yung kailangan ng mga gumagamit. The standard recognizes these needs when they are consistent with the objectives of the standards by providing alternative symbolism methods, no? So, siyempre, iba-iba yung gumagamit, kumisan iba-iba yung standard, pero lahat ng yan, pwede mong i-standardize, no? Kaya nga meron tayong ISO. Ano yung ISO? Itong ISO natin. International Organization for Standards, no? So, yung ISO, lahat yon dapat sumunod doon. Di ba? Let me use yung digital. So, merong organization class na ang pangalan ay ISO. No? International Standard Organization or International Organization for Standardization. Yan. So, alam nyo ba na yung instruments meron ding ISO standard? No? Process equipment symbols are not part for the standard sa process, hindi pala kasama dito, but are included only to illustrate applications of instrumentation symbols, no?
kung gusto mong talagang maging bihasa sa instrumentation, pwede kang mag-research, no? O, pakita ko sa inyo. Halimbawa, ISO standards, tinitinan ha, for instrumentation. Anong ginagawa ko dito? Hinahanap ko, class, I'm trying to search for the standards in instrumentation. Kasi gusto ko yung gagamitin ko, yung aaraling ko, ay yun din ang ginagamit sa lahat ng parte ng mundo. Halimbawa, pumunta ako sa Japan or sa US or sa Europe. Pag binasa ko yung plano, pareho yung pagkaintindi ko sa isang engineer ng Hapon, ng US, ng Russia, ng England, ng Australia. No? So kaya nga, International Organization for Standardization. No? So ito, no? ISO, ito yun, no? ISO Standards for Instrumentation. Tingnan natin. So yung ASTM, no, ito naman ay American Society of Testing Materials, they have their own standards, no? So ang mga kinikilalang standards sa mundo ay ASTM, ISO, no, DIN. Bawat bansa may standard, no? Sa Amerika, ASTM, American Society for Testing Materials, and they have their own kind of volume or series na nagtatakel ng instrumentation. Pag pumunta ka sa British standards, ganun din. Or sa DIN, German standards, meron din. No? Kaya lang, hinahanap natin dito ay yung ISO, International Organization for Standardization. No? So, ISO, Standard for Instrumentation. Lagyan na nga natin ng end control. End control. Engineer. When you talk about control, no, it's more on process control to, ah. Kasi yung mga planta dapat naka-standardize, no? Well, yan, nakita nyo ba? Banggitin mo nga anong standard yan. Nakikita mo ba, Janine? Janine. Opo. Anong number yan? ISO? Babasa mo ba? ISO. Opo. Basahin ISO mo nga. ISO 3511. Yun. ISO, pag tinignan mo yung ISO 3511-4, no, series of 1985, ibibigay sa iyo yung mga symbol ng instrumentation and so on and so forth. Ito din, ISO 15519, specification for diagrams of four processes, no? PID. Alam mo ba, may alam ba kung ano yung PID? Opo. Ito, process dito, process and instrument. This is anong piping, di ba, sir? Pareho din yon. Piping and instrumentation drawing. Sa iba naman ay process. Kasi kung piping lang, tubo lang. Eh pag process, di ba, lahat ng process, kahit may tubo, kahit wala. Naintindihan ba? So, ang general term for PID is process and instrumentation diagram. Sa iba naman is piping and instrumentation drawing kung talagang nasa planta. But the more general is process and instrumentation. Halimbawa, process mo ay paggawa ng alcohol, no, paggawa ng beer, paggawa ng soft drinks. So hindi lang tubo ang meron doon, no, yung mga process sa tangke, sa lahat, di ba, mga evaporator, o hindi lang naman tubo yun, eh. Kaya ang medyo limited yung PID na piping and instrumentation drawing kung i-compare mo sa process and instrumentation diagram, no. Ito naman is ISA, meaning international, I think, instrumentation. Ano ba yung S? Standards, no? Para bang Instrumentation Standards Authority or something, association, no? Kasi nandito yung mga symbol ng PID. Ito na naman, no? PID, pwedeng piping instrumentation drawing or pwede namang process instrumentation diagram, no? Process control, no? ISO instrumentation. Yan. Ngayon, subukan natin na i-click, no? Sigurado mas kompleto to sa PSME. Ano ba naman ng ano bang mapupulot mo sa PSME? Hindi ko alam kung may gumagamit sa PSME kasi kinopya lang yan o
di ba, pinattern lang yan sa ibang bansa, halimbawa sa US, America, sa England, no? Pero yung mga planta, I don't know kung may planta na sumusunod sa PSME. Alam ko sumusunod sila sa US tsaka sa England, no? Kasi yung sa PSME halos kopya lang naman or adaptation. So pag kinopya mo yung original, yung pinanggalingan like yung US or yung England, edi mas kumpleto ka, no? So tingnan natin 'to, no? Para lang mabigay ko. Yan, no? Halimbawa, PID, ito yung mga ano, ngayon pag nagbabasa ka ng plano, Alekhine or Floyd tsaka Janine, ayan. Pag nakita mo yung J, oh, ano ba yung J? Ito na lang. L. Diba, nagbabasa ka ng plano, ng instrumentation diagram, process diagram. Ano yung L? Ano daw yung L? Ano yung L? Sa process variable, ano yung L? Level, no? Kasi level ng tangke, no? Ano pa? Ito yung mahalaga. Pag nakita ka ng T sa process diagram, ano yun? Ano yun? Temperature. So, yung mga basic dyan, pressure, temperature, flow, no? Tinan mo yung F. Tinan mo yung F. Flow ba yun? O yan, flow rate, di ba? Yung mga tinatawag na continuous variable. Flow rate, pressure, temperature, yan. Yan ang mga, yun ang makikita mo lagi. No? Yan, temperature. Tapos sa kuryente naman, mga I, ampere, P, pressure, mga ganun, V, voltage. No? Ngayon sa actual, ito yung process. Sa actual, yung instrument, pag nakakita ka ng L, sa actual na instrument, ano yun? Instrument na, sa instrument. Light yon, no? Ibig sabihin, umiilaw. Pag I, indicator. Kasi, sensor yon. Pero pag nasa process ka, yung I is current. Nakakuha ba yung sinasabi ko? So, dapat marunong kayo magbasa. Marunong kayo magbasa ng plano. Pag process, pag nakita ka ng I, current yon. Yung current, kinoconvert niya sa pressure. Yung current, kinoconvert niya sa voltage, yung current kino-convert niya sa isang data parameters like yung pwede niya i-convert sa anong equivalent sa resistance, di ba? Or sa ganito ganyan. Pero yung actual na pag instrument na ito, instrument na yung nandoon, no, yung mismo yung tool, yung I is indicator or sensor, no? Ngayon, ito naman temperature, di ba? Temperature sa process. Pero dito, transmitter. Kasi yun yung sensor na nagbibigay ng signal. Okay? Ngayon, dito, tingnan mo yung P. Ano ba yung P? Dito, ano ba yung P natin? Pressure or vacuum. Di ba sinabi ko sa'yo? P/I. Pressure to current, transmitter or converter. Converter, P. Pero pag nasa instrument ka, ang ibig sabihin ng P ay test point, no? Sample point. So, yun ang mga kailangan natin, no, na malaman. So, ito yung mga definition, no, marami yan, no. Kaya nga sabi ko kay Janine, aralin para maging valuable yung discussion. No, dapat alam mo Janine yung flow diagram, no, HVAC, kung ano-ano diyan, PID, no, ito yan, no, process and instrumentation diagram or piping and instrumentation drawing, ano yung mga controllers and so on, di ba? So, lahat naman ng yan ay nasa internet. At nakabase yan dito sa, eto, code. May code kasi yung ISA, no, Instrumentation Society, association yata, no? Kasi dati, Instrumentation Society of America yan, eh, no? So, tapos na tayo dyan. Why don't we click yung ibang reference? Tingnan natin kung ano yung binibigay. No? Para ma-feel nyo kung ano yung instrumentation na hindi lang basa-basa, tas tapos na. Hindi ganun. Ayoko nang ganun sa reporting. Gusto ko magbigay ng kayo ng value. Magbigay kayo ng kaalaman sa nakikinig, no? Huwag niyo sayangin yung oras ng nakikinig kasi gusto nilang matuto, no? Sa ISO, pag binuksan mo, no, nandito tayo sa ISO 3511-4, ito yung provision tungkol sa instrumentation, no? Parang ito rin yung PSME code kasi dito lang naman kinopya ng PSME code, eh, no?
sino bang gagawa sa Pilipinas ng tungkol sa mga instrumentation? Di ba? Siyempre may reference sila. Pero kung sa Amerika, talagang nandun yung mga, ano, di ba? Yung mga gumagawa ng mga instrument, talagang mga scientists, yung gumagawa ng planta, and so on. So makikita mo rito yung mga provision, no? Nandyan lahat. Nga, ayaw na yata, no? Kasi lahat ngayon pera-pera na eh. Bibigay lang sa'yo yung intro eh, no? Pag mga kalaunan, oh, ayan, buy. Napansin nyo? Kasi knowledge is power nga. Hindi lahat makukuha mo ng libre. Bibigay sa'yo yung intro lang ngayon. To view the full content, you will need to purchase the standard by clicking the buy button. No? Kung gusto mong mabasa ang standards ng ISO sa instrumentation at sa iba pang mga engineering o sa iba pang mga bagay, o bibili ka ng standards, di ba? Parang bibili ka rin ng PSME code. Yun ang point nila dito. No? Anyway, hindi na tayo bibili kasi nag-download nga lang tayo ng libre. No? So, naintindihan ba yung point ko dito? Kung gusto nyong lumalim ang kaalaman, kung talagang decidido kayo matuto, magre-research kayo. No? Hindi lang yung binibigay ng PSME na kinopya rin sa kung saan, no? So dito na tayo sa ano ba, no? Ang scope na binibigay sa PSME class ay ito, no? Scope general, no? Ganyan yung pagre-report, application, no? Saan daw ina-apply? Karamihan ng instrumentation at control ay dito sa gas, oil and gas or petroleum, no? Kasi lahat yan puro instrument, no? Gano'ng kalakas yung langis, gano'ng na yung level, no? Yung init, yung temperature, humidity, pressure, nandyan yan, no? Meron din sa mga factory, halimbawa, air conditioning, pag nagpa-manufacture ka, sa mga metal, no? Kailangan mo na malaman kung gano'ng kainit. So, temperature, sensor, temperature indicator. So, di ba instrumentation yon? Chemicals, no? Anong kailangan malaman sa chemicals? Yung pH, ano yun? pH value. Alam nyo ba yung pH value? Pag 7, neutral. Pag mas mataas, ano ba yun? Alkaline or acidic. Gano'n ba yun? Or pag mababa ang acidic, mataas ang basic, no? So, eto, sa mga chemical, gumagawa ng chemical, ang daming instrumentation dyan, no? So, eto, planta na to class. Pero yung mga instrument, di ba? Panghalo ng chemical, pang-test ng chemical, gano'n ka acidic, gano'n ka basic, ano yung mga panghalo-halo sa tangke and so on. Lahat yan ay under ng instrumentation, no? So ngayon, ano bang binabanggit rito? Yung mga definition. Yung mga definition ay makikita mo sa mga bawat libro ng instrumentation. Ipapaubaya ka na to, kung na to kay Janine, no? Hindi ko ito i-discuss. I-discuss ko lang yung kabuuan. Pero si Janine na bahala magdetalye, no? So, dapat i-discuss ni Janine ano ba yung accessible, ano ba yung alarm, ano ba yung assignable, auto, manual, no? Ano ba yung binary, panel, board, bubble, computer device, configurable, control valve, no? Mahalagang mahalaga, converter, control stations, controller, no? Sa instrumentation and control engineering. So, gusto ko, ina-expect ko kay Janine dahil nasa kanya na itong PowerPoint. No? Dapat maipaliwanag mo yan, Janine, isa-isa, bigyan mo ng picture. Dahil wala namang pasok bukas, no? For your information, no? Yung mga estudyante ka, ang nauna pang nagbigay. Alam mo na, estudyante, pag walang pasok, piyesta, tuwan-tuwa, no? So, sir, walang pasok bukas, Kalookan Day. So, Janine, eto na, gusto ko, ba, controller, lagyan mo ng picture, no? Pwede mong baguhin to kasi PowerPoint naman, eh. Control station. Pakita mo sa amin kung ano yung control station, control valve, kung anong mga parts, converter, no? Ano yung final control element, ano yung DCS. Pakita mo sa picture. Kasi pag naipakita mo sa picture, mas madaling maintindihan ng mga nakikinig. Ito kasi puro lang to, ano, letra eh. Basahin mo. Anong makukuha mo rito? Pag wala kang experience, hindi mo maintindihan to, no? So we need some graphics, we need some drawings para madaling maintindihan, no? Kung ano yung instrument, yung ano yung final control element, ano yung distributive control system, and so on and so forth. Ano yung relay, no? Ito yung inaaral natin last time sa yung mga estudyante ko, naging estudyante ko sa ano instrumentation last time before. Ano yung PLC, no? Ano yung mga ano daw nag-program kami noon, and so on. Ano yung sensor, ano yung scan, and so on, no? So yun. Ngayon, isa pang mahalaga dahil malapit na mag-alas 6, no?
Si Janine na magtuturo dito sa Miyerkules. Ito yung sinasabi natin na PID, Process Instrumentation Diagram, or Piping Instrumentation Drawing. Ano ba yun? Yun yung mga, ano, mailalagay mo sila sa symbol, ibig sabihin sa mga drawing, para pag binasa mo yung plano, kahit hindi ka na pumunta sa actual na planta, or kahit hindi mo na dalhin yung actual na pyesa, dahil imposible yun, no? Magdadala ka ng limang sirang pyesa, edi babaklasin mo ba yun? Hindi, no? Kailangan, plano lang, no? Plan. At yung bawat plano, kahit hindi to instrumentation and control engineering or piping instrumentation drawing, lahat ng plano class, mahalaga. Plano ng bahay, plano ng mga sanitation, ng kubeta, no? Plano ng power plant, no? Lahat yan nakasulat sa isang papel. Ang tawag doon ay, ano, yung plan, di ba? Yung plan na nakanumero, no? Yung engineering plan, no? So, ano yon? Meron kang makikita kung instrument ay pneumatic signal, instrument supply, electrical, kung di kuryente, hydraulic, kung may langis, capillary tube, electromagnetic sonic signal, and so on and so forth. Ang dami niyan, mechanical link, binary, electrical binary. Ito yung binasa natin kanina. Lahat ng mga yan, merong coded, no? Bawa AS, air supply, instrument air, plant air, no? AS, electric supply, gas supply, may standard siya, no? Hydraulic supply, pag HS, nitrogen supply, steam supply, water supply, no? So, pag nababasa ka ng plano, dapat alam mo yung mga acronym o yung mga symbol. Kasi, pag nilagay mo itong buo, mauubusan ka ng space, di ba? Ang dami mong uubusin na space, pwede hindi ka efficient. Kaya dapat gumamit ka ng symbol, no? PA, plant air. ES, electrical supply. Ngayon, yung mga symbol na yon, no, inaasahan ko rin kay Janine na ipapaliwanag niya, no? So, dapat ipaliwanag niya. Ano ba yung discrete, no? Ito, ano ba itong mga to? Pag nakita mo, yan. Ano ibig sabihin yan? No? Pilot light, ito, no? Marami yan, no? So, ambawa, ito sa tangke. Pag nakakita ka nito, no? Ito yung sinasabi ko sa tangke, no? Bigyan ko nga lang kayo ng example. I think si Dutch yata may binigay sa akin. Anyway, dito lang tayo sa internet ko mga para mabilis, no? Give me 2 minutes lang para lang maipakita sa inyo, no? Ano yung ano natin? Process and instrumentation diagram. Yan, no? Yan. So, eto, Janine, kung kulang pa yung report na yon, ano, kumuha ka sa internet, pero be sure lang na maipapaliwanag, no? Meron ito. Na po yun, sir, sa nung last sem po. Ah, sem? Last sem, meron? Ah, sige. Pero ang gusto ko, Janine, eto, no? Tinan mo. Kunin ko to, ha, Janine. Sandali lang. Para mailagay ko doon, tas kasi ayaw lumaki pag ano eh. Bawa, eto, no? Ayan, no? Ang gusto ko, pag ito ipinaliwanag mo, no, malinaw, halimbawa, condenser, no, yan, liquid pump, yan yung mga instrument, no, yan yung drawing, pero much more important sa akin, no, wala pala dito. Ito na lang, no, piping, sa PID siguro, no. Sorry, ha, binigyan ko na kang 2 minuto lang. Nasa India Mart kasi pala tayo. Ano yan? Piping, ito na lang. Piping and instrumentation diagram. Piping. Yung may mga level na, ano, images, no? Yung may mga F, L, T, mga ganun. No? Yung sa planta talaga. Gusto ko yung makita talaga na nasa planta. Baka eto. O, nasa na yun? Yan. Yan. Eto, no? So, ganin, gusto ko pang nag-report ka para makinabang lahat. Pag tinanong kita kung ano to, dapat masasagot mo. Okay? Kasi yun ang value ng reporting. Ayoko yung binabasa lang, tapos pag tinanong, walang maisasagot. Naiinis ako sa ganun. Ha? O, eto. Bigyan kita ng example. May makikita ka dito na FCB. FCB, no? FY. Yan. FAL. Nakita mo ba yan? TI.
O, gusto ko, ipaliwanag mo yan. TI, ano yun? Temperature, ano? Indicator. O, PI. Indicator, sir. Yan, di ba? PI, pressure indicator. Kasi, pressure. Oh, inaano nila, binibigyan nila yung pressure, ano pa? F, di ba? Flow indicator. Ito, kasi flow meter to eh. Ito yung instrument. Ang tawag yan, flow indicator. Ito naman, TI, temperature, mga ganon, no? Maghanap pa tayo rito. Ito, ayan, ano yung, ano, L? Kasi tangki to eh. Halimbawa, etong fluid ay nandito. O, ano yung i-measure mo pag nandyan yung fluid? Dyanin. Ito yung height ng fluid. Anong tawag sa height ng fluid? L, L, ano yun? Le... Level. Diba? Sinabi ko na level, no? So, ito, level transmitter, no? So, meron yan. Flow indicator. So, makikita mo yan, no? So, yun ang gusto kong paliwanag, ha? FI, flow indicator. Temperature indicator, no? May makikita ka dyan yung ganito, no? IP, ano yan? Current to pressure transmitter. Or PI, pressure to current, no? Ayan, no? Pag P slash I, pressure to current. Pag PI lang, pressure indicator. Pag may slash, ibig sabihin nagko-convert ka. No, may nagko-convert. Okay? So, ganun ang mga gusto ko. Ngayon, ito na mga plano. Pag binasa mo yan, meron yang ano, meron yang legend. Kaya hindi ka maliligaw. No? So, i-research mo sa internet, ano yung mga legend yan. Okay? Maliwanag ba, Janine, kung anong gusto kong mangyari? So, lahat ng yan, nasa internet na. No? Yung pinaka-basic lang, flow, level, pressure, tsaka temperature, no? Ganun lang ang gagawin natin, no?